Once na nagbaba kayo ng sisiw, kailangan painimin niyo kahit mga dalawang dips lang na may halong vitamins na. Yung ang ginagamit natin dito ay yung bitmin, saka hinahaluan ko ng konting dextrose powder yung tubig, no? Okay, good day mga kasyoki, no? Bali, eto na. Kinuha natin yung ating mga sisiw sa ating papisahan. Ngayon ay lalabas natin sila. Ngayon, lilipat natin ngayon sa kulungan. Bago natin sila ilagay sa kulungan mga kasyoki, itong mga sisiw na ating nakolekta ngayon, ito, pakikita nyo, okay na sila lahat. Masigla na. Bago tayo maglipat sa kulungan, kailangan yung ating mga sisiw ay painimin natin ng dalawang dips. Kasi ito, one day sila mahigit dun sa loob ng incubator mga kasyoki. Sila ay palagay ko, sila ay natuyuan ng tubig, no? Kaya kailangan painimin natin sila kahit mga dalawang dips man lang. Dalawang dips na sila ay makakalagok. Kasi ganun, bumalik yung ano niya, yung lakas ng ating mga sisiw bago natin ilagay doon sa lagayan nila sa kanilang kulungan. Nang sa ganoon ay maiwasan natin yung paghina ng ating mga sisiw, no? So ganito lang yan. Ang ginawa ko, kumuha ko ng vitamin C, nilipat ko dito sa templahan ng pakainan ng mga manok. Nilagyan ko ng vitamins, yung bitmin na powder lang mga kasyoki, at saka yung dextrose powder mga kasyoki. Nang sa ganoon, may balik yung magka-tubig ang katawan ng ating mga sisiw na nasa loob ng incubator. Paano natin gagawin nito? Ang gagawin natin, kukuha tayo ng sisiw, ganito mga kasyoki, sa isa, i-dip natin yung kanilang tuka dun sa tubig, no? Pagka naka-ano na yan, papakita ko yun sa inyo, pagka naka-ano yan, iinom yan. Yan, isa, ito nyo, nakainom siya, no? Dalawa, yan, dalawa na. Kadalawang lagok na siya. So, okay na yun. Ibig sabihin, na kainom na yung ating manok. Pagka umipot yan, iipot yan, tubig. Tubig pa lang eh. So, isa-isa yan mga kasyoke, okay, no? Isa. Tuloy itong ginagawa ko. Yan, inom sila isa. So, isa pa ulit. Dalawa. So, ganun lang. Hanggang sa lahat ng makukuha natin mga sisiw na to ay makainom ng vitamins kaagad. Ayan. 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 Makainom sila, oh. Isa. Dalawa lang. Ayan, oh. Dalawa lang. Dalawang lagok lang, mga kasyoki. Isa yan. Kailangan makainom sila dahil ito ay natuyo sa loob ng incubator. Mainit doon. Kaya ito naman, hindi naman ito basta-basta iinom. Pag nilagyan mo ng tubig, no? So ito, yung kahalagahan nito, mapalitan agad yung ano, yung na walang lakas sa kanila, no? Ayan. Ayan, kainom sila. Okay mga kasyoke, no? Nakita nyo kung paano ko pinainom yung ating mga sisiw na galing sa ating incubator. Ito siya. Ito sila galing ngayon, no?
dahil bagong alis mo yan, mga halos one day silang mahigit dyan dahil kahapon pa sila napisa ng gabi, ngayon lang natin sila ilalabas ngayong hapon. So ganun sa ginagawa ko, baka makatulong din sa inyo. Once na nagbaba kayo ng sisiw, kailangan painimin ninyo kahit mga dalawang dips lang na may halong vitamins na. Yung ang ginagamit natin dito ay yung bitmin, saka hinahaluan ko ng konting dextrose powder, yung tubig, no? Nasa ganun. Saka bang sa mga isang tao na matagal na natuyo ng tubig, nasa ganun, mapalitan, lumakas yung ating mga sisiw. No? Diba, ganun din sa tao, pagka pawis na pawis ka, kailangan mo agad uminom ng tubig. Yung kinakailangan, meron pang dextrose powder na tulad sa mga manok. Bali, ito na mga kasyoke, no? Natapos na tayo magpainom ng mga sisiw. Yung bagong salang natin na dito sa ating kulungan, yung ating ginawa kahapon na kulungan nila. So, ayan siya. So, ayan sila sa loob. O, dyan sila ngayon na ano, dito sa loob na to ay mainit. Kaya dito maka ano yung survive yung ating mga sisiw, hindi sila papasukin ng lamig sa gabi. Sa silyado yan, may pasingawan tayo dito sa itaas yan. May ventilasyon yan. Saka kabilang yan, naglagay tayo ng ventilasyon. Sa gano'n yung hangin may pumapasok sa loob at labas. So ito yung aking sistema mga kasyoke, no? Nang sa ganun, yung ating mga sisiw ay hindi basta-basta magkakasakit. Hindi papasokan ng mga ano yan, anumang klase na pwedeng tumama sa kanila, no? So ito pa lang yung ating nakuha sa ngayon. Ito yung ating brooder mga kasyoke. Yan. So may ilang pa doon, may kulang 50 pa yung nakasalang doon. So ayan. So ito pa lang yung ating nakukolekta sa ngayon. May dalawa pang naiwan na hindi pa napipisa. Baka mamayang gabi mapisa na yun, nahuli siya eh. So ayan, yung unang batch natin na sinalang. 20 ano to eh, 26. Yung mga naunang nakolekta ko, baka yung una wala pang mga similya, kaya hindi siya nagkasisiw, no? So ayan sila. Tumutuka-tuka na din sila ngayon. Pagkas na yan. Basta pagka nilabas nyo sa incubator yung mga sisiw natin, kailangan nakaano yan. Agad papainumin mo. Kahit na dalawang dips lang. Nang tulad ng akin na sabi kanina, meron siyang vitamins. Tsaka haluan mo ng konting dextrose powder yung tubig. Nang sumigla yung mga sisiw natin na bagong babaan. Sa ganitong sistema, ito yung nasubuhan ko na nung noon pa. At yung mga sisiw ko, mapapansin mo, kinabukasan talagang sisigla na silang lahat. At kumakain na sila ng ano, kumakain na sila ng pagkain nila yung pang sisiw. Kaya yung aking tips na to, talagay ko, makakatulong to sa inyo. Yung iba kasi hindi pa ito nila alam kung paano gawin, no? Kaya itong tips baka pwede nyo sundin, pwede nyo namang ano, sa inyo kung naniniwala kayo sa aking sinasabi, no? Ito lang naman tips ko lang sa inyo na makakatulong sa ating mga magasabong. Tayo eh hindi nagadamot kung ano yung ating ginagawa dito, kaya yung aking mga sisiw tinitiyak ko sa inyo na ano, mga masisigla lahat, hindi nagkakasakit. Itong mga manok ko dito na ano, talagang kahit na dalawa lang bakuna, tatlong bakuna, hindi nagkakasakit mula bata hanggang sa maging istag yung mga yan. Hindi sila nagkakasipon. Sa sistema ko, talaga ng mga siniingatan natin mga sisiw, mga bata pa lang, no? Diyan pa lang, talagang dapat maingatan tayo na huwag sila ang tatamaan ng kahit na anong klaseng sakit. Sa ganitong sistema na pinakita ko, sana makatulong sa inyo at maging gabay sa inyong pagmamanok. At ang lagi nyo tatandaan, ang sabong, nandyan lang yan. Pag malas ka ngayon, huwag mong pilit na ano,
huwag mong ipilit na lumaban ka, na makabawi ka sa susunod. Pag malas ka ngayon, ipagpaliban mo sa isang buwan, dalawang buwan. At pagka binuwinas ka, doon ka magtuli-tuli na magsabong. Maglaban ng mga manok. Yan ang tip na pwede kong ibahagi sa inyo. Dahil ito, nasubukan ko na din. No? Nung sinubukan ko na natatalunan ako, dati, hanggang sa gusto ko makabawi, pag salang ko, talo na naman. Salang uli ako ng kondisyon na naman, talo uli. Hanggang sa naisip ko na hindi pala tama yung ganun. No? Kaya ngayon, pagka malas ka, ang aking may papayo sa inyo, pag malas ka ngayon, huwag kang sumabong. Pag natalunan ka, huwag mo ipilit. Pagka binuwinas ka naman, doon ka mag, doon ka magtuloy-tuloy na maglaban ng manok. At hanggat buwinas ka, lumaban ka. Pag malas ka, tumigil ka. Dahil baka mamaya, pati yung laman ng pagkain ng iyong pamilya, maisama dyan sa sabong. Ang sabong naman, palaging nandyan lang. Hindi naman yan mawala. Pwede mo ipagpaliban basta't malas ka. Yan lang ang pwede kong iwanan sa inyo mga tips mga kasyoke. No? Sa lahat nga pala, thank you nga pala sa lahat ng subscribers natin. No? Sa lahat ng ating mga tumatangkilik. At sa susunod na October 2023 ay may pamimigay tayong mga stag at saka kulit. May pamimigay ko sa lahat ng mga nakitiwala sa atin sa ating YouTube channel. Pakisuportahan lang. Malay nyo, isa kayo sa mapipili ko na manalo na isang stag sa kadalawang pulit. Ito ay trio mga kasyoke. Pwede nyo magamit sa inyong pagamanok, sa inyong manukan, kadagdag. Apat na buwan pa lang, mamimili na kayo ng isang lalaki at dalawang babae. Kayo mismo yung papipiliin ko at hindi ako ang mismo magbibigay na kung ano ang pwede kong ibigay sa inyo. Pagpunta nyo dito sa aking manukan, kayo mismo yung mamimili ng gusto nyong kuhanin. Hindi tulad tayo ng iba na may pamimigay na pili ng lang nila. Hindi tulad nung iba na namimigay, pinipili lang nila kung alin yung bibigay. Sa atin, dito kayo mismo yung pipili kung ano yung gusto nyong kuhanin na panalunan. Gusto ko, pagdating nyo dito at talabas kayo, kayo ay masaya, uuwi, na maganda ang inyong nakuhang stag at pulit. So hanggang sa muli mga kasyoke, salamat sa pag-ubaybay, lagi kayo mag-iingat, God bless.